Grabe naman tong si Justin Brawley, nagpaulan lang naman ng 3 dito nga po sa early quarter ng first half. Well guys, finally na nga po, game 5 na ng Gilas Pilipinas kontra nga po sa koponan ng Iran. At ito ang ating sinasabi, hindi po binago ni Coach Tim Kuhn ang kanyang first 5 para dito sa game 5. Pasok po sa first 5 ang ating mga pambato, no? Ito si Chris Newsom, Scottie Thompson, Junmar Pajardo, Calvin Obtana at Justin Brawley. So tirahin na natin yung first quarter ng game. First 2 points na itala po agad at naka-score ang koponan ng Iran dahil sa kanilang matinding depensa. First 3 points naman ang kapalit yan o binalik ng Gilas Pilipinas na tinira itong si Justin Brawley. Another 3 points po ulit ang kanyang naitala, which is 6 points agad na magkasunod dito nga po sa kakasimula pa lang ng first quarter ng game. Sinundan naman yan agad ng another 2 points naman itong si Junmar Pajardo, kasama pa dyan ang kanyang matinding depensa. Ano, Scottie Thompson nakapagdala din ng 2 points dahil nga po sa maayos na rotasyon ni Coach Tim Kuhn. So ang nangyari po dito, kumana ulit ng another 3 points itong si Justin Brawley, which is natapos po ang first quarter ng game, no? Almost or nasa 16 points po ang kanyang naitala. First quarter pa lang po yan. Grabe talaga itong si Justin Brawley at hindi po siya mapigilan ng koponan ng Iran dito sa first quarter ng game. Under 3 minutes naman, no, bago matapos ang first quarter, ay pinasok na nga po ni Coach Tim Kuhn itong si CJ Perez. Pinalitan niya po si Chris Newsom. Biglang pasok po agad sa loob itong si CJ Perez kahit ang daming pantay, no. Kaya naman nagkaroon pa ng isang turnover, no. Pagpasok ni CJ Perez, tumira pero sumablay. Sabay naman yan ni-rebound nitong si Junmar Pajardo. Nakabantay po kasi si Pajardo, no, dun sa ilalim. Magkamali man o sumablay man ng Gilas Pilipinas ay may sasalo po ng bola. Under 1 minute of time naman, no, ay pumasok na si Kwame. Pinalitan naman itong si Junmar Pajardo. So nagtapos ka po ang first quarter ng games. Score nga po na 22 ang Iran, 28 naman ang Gilas Pilipinas. 6 points po ang ating lamang, which is maganda na nga po at sana'y magsunod-sunod na. Pagdating naman po ng second quarter ng game, first 2 points po agad itong si CJ Perez, no. Kahit wala siyang naitalang puntos dito nga po sa first quarter, bigla naman siyang bumanat ng first 2 points dito sa second quarter. Medyo nawala po sa momentum itong si CJ Perez, no, dahil makikita po ninyo, no, unfamiliarity, no, ipinapasa niya sa alanganin yung bola kaya napupunta sa kalaban. Nagkakaroon po tuloy ng mga turnovers ilang beses ang Gilas Pilipinas dito nga po sa second quarter ng game. Etong si Kwame lumakas at talagang antindi ng depensa, no, nakagawa po siya ng 2 points, no, pagpasa or ni Brawley sa kanya. Maganda yung mga pasahan ngayon at yung rotation ng mga player. Another 2 points ulit ang naitala nga po ni Kwame kasama ang kanyang matinding depensa na talaga nagpapahirap nga po sa koponan ng Iran, no. Kahit nakailang turnover ng Gilas Pilipinas ay talagang hindi nila pinahabol ang koponan ng Iran at talagang todo-todo nilang tinatambakan. Under 3 minutes of time, malapit na matapos ang oras, no, 5 points na ang lamang ng Gilas Pilipinas dito, no. At nakita nyo kahit ganoon biglang humahabol, nakakahabol din ng Iran dahil magagaling din tumira ng 3, no, ang koponan ng Iran. So nagtapos naman po ang second quarter ng game sa score nga po na 36 ang Iran, 48 naman ang Gilas Pilipinas. 12 points na po ang ating lamang. So far so good at talaga nagtutuloy-tuloy na ang panalo or galing ng Gilas Pilipinas dito nga po sa kanilang game 5 kontra sa koponan ng Iran. Pagdating naman po ng third quarter ng game ay dito na talaga mas lalong lumakas ang depensa at gumaling ang Gilas Pilipinas natin, no. First 2 points agad itong si Justin Brawley, sinabayan din ng 2 points ni Junmar Pajardo. Under 5 minutes of time po dito nga po, no, sa third quarter ng game ay 21 points na so far ang lamang ng Gilas sa koponan ng Iran, no. Nakita nyo itong si Scottie inalabas dahil naging kampante na ang Gilas Pilipinas sa kanilang 21 points na lamang dito sa third quarter. Si Scottie, no, tumitira ng 3 kahit hindi tumatama sa ring, which is pinalabas siya ni Coach Tim Kuhn at pinalitan muna, no. Nakita nyo po, no, bigla ding nakakahabol, no, tumitira din ng 3 ang koponan ng Iran, hindi po na-maintain ang Gilas Pilipinas ang 21 points na lamang ng natin, no, dito sa Iran sa third quarter ng game. Pero magkagayon man, bago naman matapos po ang third quarter ng game, no, ay talagang nagpasiglab pa ng matitinding 3 itong si Justin Brawley. Biruin po ninyo, 34 points na agad si Justin Brawley third quarter ng game pa lang, no. Kaya naman po nagtapos, no, ang third quarter ng game sa score nga po na 57 to 71, 17 points po ang pagdating naman po ng fourth quarter ng game. Ay grabe, very intense po talaga ang nangyari,
Aquino from 17 points sa lamang dito sa third quarter ng game ay naitabla ng kupunan ng Iran at nakahabol pa nga, nakalamang pa nga ng isang puntos ang kupunan nga po ng Iran. Pero grabe, no, talagang lumabas ang galing ng Gilas Pilipinas, no, very intense and crucial game na, no, dahil ilang segundo na lang, lamang ng ilang minuto ang Gilas Pilipinas. Pero ang nangyari, buti na lang na foul, no, ang Iran at nakuha ng Gilas Pilipinas ang pagkapanalo. Pasok po tayo sa semifinals, no. Maraming salamat po sa mga sumuporta and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.